dito ay nagtataka si Ipok kung magagawa ba talaga niyang mapatamaan ng kanyang gazelle punch si Vogue. Sinabi sa kanya ni Komogawa na mangyayari ito, kailangan lang niyang atakihin si Vogue, sa sandaling ito ay magpahinga. Pagkatapos nito, nagsimula si Ipo ng stamina training para makapaghagis ng maraming suntok sa buong round. Samantala, habang pinag-aaralan ni Vogue ang mga galaw ni Ipo, napagtanto niya na magkaiba sila ni Ipo dahil may passion ito sa boxing. Yes, sir! Nine, attack! You gotta stand it! That tight, don't let him push it back! In an invite struggle, the one with eight! Makalipas ng ilang oras ng matinding pagsasanay, dahil dito ay nabahala si Naoki at Kimura na baka ma-overfatigue si Ipo. Sa parehong araw, binisita ni Yamaguchi si Ipo para masuri ang mga muscle ni Ipo para sa kanyang pagsasanay. I'm ready! You silly! Lie on your stomach, I won't be able to give you a... Sinabi rin ni Yamaguchi na ipinadala siya ni Komogawa para alagaan si Ipo. Kinaumagahan, si Ipo ay walang pag-aalinlangan na nagpatuloy sa kanyang pagsasanay kasama si Komogawa. Makalipas ang ilang oras, pagkatapos manood ng isa sa mga laban ni Dati, nakilala ni Ipo si Vogue, at nag-usap sila tungkol sa pagmamahal sa boxing. Sinabi ni Vogue kay Ipo ang tungkol sa sakit ng kanyang ina at sinabi nito na siya ay nag-boxing para sa pagpapagamot ng kanyang ina. Sa gabi bago ang laban, ang dalawang mandirigma ay nagmumuni-muni sa kanilang hinaharap at may malinaw na mga layunin at puno ng determinasyon, handa silang lumaban. Sa pagdating ng araw ng laban, si Takamura at Dati ay mga guest commentator para sa laban. Si Komogawa ay galit pa rin kay Remuda at ipinaalala kay Ipo ang plano. Ngunit ang pakiramdam ni Ipo ay para siyang nakakulong sa hawla na may kasamang mabangis na hayop sa ring. Ang unang round ay nagsimula na, si Vogue ay kaagad na pumunta sa lokasyon ni Ipo. Gayunpaman, nagawa ni Vogue na makapagpatama ng isang uppercut na naging dahilan upang maging mas maingat si Ipo, at mag-focus lamang sa depensa. Sa kabila ng pagiging mas maingat, ay natatamaan pa rin si Ipo. Gotta get away from it! Si Ipo ay nawala na ng malay habang nakatayo pero sa kabila noon ay nagagawa pa rin itong umatake dahil sa muscle memory. Dito ay nagpatuloy ang palitan ng suntok hanggang sa tumunog ang kampana. Sa kabilang corner, sinabi ni Vogue kay Remuda na ayaw niya ng outboxing at ang gusto niya ay talunin si Ipo sa infight para tuluyang mapanghinaan ng loob si Ipo. Samantala, sinabi ni Ipo kay Komogawa na kahit na pakiramdam niya ay may kasama siyang hayop na nakakulong sa ring, ang pag-atake ay ang pinakamagandang plano para sa kanya. Nagsimula ang ikalawang round at ang mga mandirigma ay muling nagpalitan ng atake sa isa't isa. Pero iniisip ni Vogue na ayaw niyang gamitin ang white fang kay Ipo dahil naaawa siya dito. Pero sa gitna ng laban ay napagtanto niya na hindi epektibo ang normal niyang atake. Hanggang sa nakahanap ng pagkakataon si Ipo at nagawa ang gazelle punch. Nasabi ni Remuda na malambot ang puso ni Vogue kung bakit ito nangyari. Pagkatapos ng walong bilang, nakabango na muli si Vogue. Sa kabila ng babala ni Komogawa kay Ipo na maghinay-hinay ay betak pa rin na umatake si Ipo. He's gotta have some damage too. Hindi na malaya ni Ipo na malakas pa si Vogue at nakabawi na nga ito. Dahil rito ay nalito si Ipo sa mga pangyayari na humantong sa pagkabagsak niya. Sa sandaling pinagpatuloy ng referee ang laban, tumunog ang bell na nagtatapos sa round. Habang pinag-uusapan ni Vogue at Remuda ang mga diskarte, ipinapaliwanag naman ni Komogawa kung paano gumagana ang white fang kay Ipo. Pero base sa kakayahan ni Ipo sa labanan ay wala siyang pangkontra dito, kaya sinabi na lamang ni Komogawa na lumaban ka. Apektado pa rin si Ipo hindi lamang sa pisikal kundi pati na rin sa pag-iisip. Gayunpaman, labis na nagtitiwala si Ipo kay Komogawa kaya nanatili itong matatag at handang lumaban. You asked for it! Boy!
Borg's uppercut flashes! What an exchange of punches! Ngunit unti-unting nagsimulang magwagi si Volg sa palitan at tinalo si Ipo na halos hindi na makaganti, hanggang sa punto kung saan dapat ihinto ng referee ang laban para bilangan siya. Alright, box! The referee lets the match continue! Huling umaatake si Volg at sa pagkakataong ito ay sinusubukan niya na itong tapusin gamit ang White Fang, ngunit bumagsak si Ipo bago niya masimulan ang kombinasyon. Sinabi ni Yagi kay Komugawa na ihagis ang tuwalya pero pananghahawakan ni Komugawa ang katapangang pinapakita ni Ipo at naniniwala pa rin siya dito. Seven! Listen! You're not gonna reach Borg with a... Tumayo si Ipo at nagbato ng malalakas na suntok na kinagulat ni Volg. Ilang segundo na lang ang natitira para sa pagtatapos ng round, ang mga mandirigma ay nagpatuloy hanggang sa tumunog ang kampana. Makanuchi punches with wild abandon! 6 seconds remaining! Tinala ni Komugawa si Ipo sa kanyang corner at ipinaalam sa kanya kung gaano kaganda ang pinakita niya. Pero nagulat si Komugawa ng pariinsya ni Ipo at sinabing napakagaling niyo talaga manong. Dahil kasi sa mga tinuro ni Komugawa ay nakasurvive si Ipo. Sa kabilang sulok, napagtanto ni Remuda na nakatayo pa rin si Ipo dahil sa kanyang kakayahang tumanggap ng pinsala na nakuha niya dahil sa mga tinuro ni Komugawa. At sinabi na wala ng armas ang kanyang kalaban at tapusin na niya ito. Ang ika-apat na round ay nagsimula, si Volg ay inatake ang katawan ni Ipo ayon sa utos ni Remuda. Dahil sa pag-atake ni Volg sa katawan ni Ipo ay tuluyan ang nawala ng balanse si Ipo. Pero sa kabila nun ay nakipagsabayan pa rin ito. Pero hindi nagtagal ay nakalamang pa rin si Volg. What it is? I'll never give up! Pero sa kabila ng maraming pinsala ay nakabawi pa rin si Ipo at napaatras si Volg. Volg is staggered! What's happening? Back! But has Makanuchi's barrage taken its toll? His punches seem... Dahil alam ni Volg kung anong suntok ang pangtapos ni Ipo sa laban, inaakit siya ni Volg para gamitin ang gazelle punch. Pero nabasa rin ni Ipo ang galaw ni Volg at pinatama ito sa katawan. Very bad! Si Volg ay halos hindi makabangon matapos matanggap ang malalakas na patama ni Ipo. Nagsimulang maalala ni Volg ang kanyang ina at kung paano siya hinihintay nito sa Russia. Dahil dito ay nagawa niyang bumangon at ipagpatuloy ang laban. Sinimulan nila ang isang palitan kung saan nagagawa siyang matulak ni Ipo sa lubid dahil dito ay kumapit siya kay Ipo para makasurvive. Borg is making his move, but his lightning fast jabs are slowing down. Alright, but the punch is blocked. That's it, dive in! Nagtapos na ang round bago bumalik sa kanyang corner, napansin ni Ipo na si Volg ay sisimulan na ang paggamit ng White Fang bago siya pinatigil ng referee. Sinabi ni Komugawa kay Ipo na si Volg ay ubos na ang stamina kaya dapat mas maging batak sa pag-atake. Kayunpaman, alam ni Ipo na maaari pa ring lumaban si Volg at ilabas ang kanyang White Fang. Si Volg sa kanyang corner ay humingi ng payo kay Remuda, ngunit wala nang masabi ang kanyang coach dahil wala nang stamina si Volg at sinisi na lamang nito ang kanyang sarili bilang trainer. Nagsimula na ang sunod na round, muli silang nagpalitan ng mga patama sa isa't isa. Feels like I've been punching for hours! Have 2 minutes gone by? Or was it just a few seconds? Kinamit ni Volg ang kanyang White Fang, ngunit nagawa ni Ipo na iwasan ang parehong mga hit ng kombinasyon. The gazelle punch! Another lap! One. The count begins! Has this match finally been decided? Umabot sa 7 ang bilang habang sinasabi niya sa kanyang sarili na kung magawa niyang itaas ang kanyang mga gloves para sa fighting pose, magagawa niyang makapatuloy sa pakikipaglaban habang napagtanto niya na masaya ang boxing. Ten! He's counted out! Victory by the man of the hour! The winner of the A-Class Prize Tournament! It sure did! Way to go! You did good, kid! Was
wonderful! You deserve to win. Thank you for a great match. Habang binabati ni Komogawa si Remuda, nag-ambala sila ni Ippo na nawala ng malay. Sa pag-alis ni Dati sa Korakuen Hall, sinabi nito sa sarili kung gaano nakalaki ang pagbabago ni Ippo at nangako sa kanyang sarili na hindi niya bibitawan ang titulo. Kinabukasan, may kumatok sa pinto ng kwarto ni Ippo. Ito pala ay si Volg na humihingi ng paumanhin sa pagpapadala kay Ippo sa ospital. Sinabi ng ina ni Ippo kay Volg na ayos lang dahil nangyari ito sa isang competition pagkatapos ay pinagbalat siya ng mansanas. Dahil dito ay naalala ni Volg ang kanyang ina. Kinuwento ng kanyang ina kung gaano nabully si Ippo dati dahil dito nang makitang masaya si Ippo sa boxing ay wala nang nagawa ang kanyang ina kung disuportahan si Ippo. Pagkatapos ng pagbisita, nagpa siya si Volg na magsulat ng isang liham sa kanyang ina na nagsasabi na ginagawa niya ang kanyang makakaya. Ilang oras pagkatapos ng pagbisita ni Volg, nagkamalay si Ippo at binisita siya ng kanyang mga kasama sa gym. Ibinunyag nito sa kanya na sa mga nakaraang araw ay kumukuha sila ng mga sample ng ihi ni Ippo. Dahil sa pagkabalisa nito, pumunta si Ippo sa banyo para umihi habang ang tatlo ay nagsiset up ng group date kasama ang nurse ni Ippo na si Reiko. Looking forward to it! Nang makalabas siya ng banyo, nahilo si Ippo at nawala ng balanse, dito ay nagkita sila ulit ng kapatid ni Mashiba na si Kumi, na isa ng nurse. Nagkamustahan sila at nalaman ni Ippo na nanalo rin si Mashiba sa Class A tournament sa ibang division. Naging masaya si Ippo bago sila naghiwalay. Well, your fly is open. Dalawang araw pagkatapos nito, ay nakalabas na ng ospital si Ippo, at sa sandaling makauwi siya, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang mga kasama sa gym na nag-iimbita sa kanya na magdiwang. Pagdating niya doon, napagtanto ni Ippo na plano nilang gamitin ang kanyang pera upang magbayad para sa isang group date kasama ang mga nurse. Noong una ay tumanggi siyang maging bahagi nito, ngunit nang magpakita si Kumi, ginagamit ito ni Kimura para pilitin si Ippo na sumama sa kanila. Upang pigilan si Takamura na makuha ang atensyon ng mga babae, sinabi ni Aoki na maglalaro sila, at ang mananalo ay pipili ng babaeng gusto niya. Pero naasar sila Takamura dahil may advantage si Aoki dahil magaling ito sa bowling. Natapos ang laro kung saan si Aoki ang nanalo ngunit, sa kabila ng panalo sa laro, pinili ni Aoki ang pangit sa mga nurse kaya nakahinga na sila dito. Ang grupo ay nahahati sa mga pares, at inihatid ni Ippo si Kumi sa kanyang bahay. Pagdating nila, niyaya siya nito, at uminom sila ng tsaa habang hinihintay nilang bumalik si Mashiba. Dito ay masaya sana si Ippo dahil na solo niya si Kumi, ngunit natakot siya nang biglang dumating si Mashiba. I'm sorry! I didn't know you were there! I'm sorry! Hey, Alton! Habang nag-iisip kung saan siya sasakay ng taxi pa uwi, lumapit si Mashiba kay Ippo at sinabing kailangan niyang manalo sa laban niya laban kay Dati para siya mismo ang dudurog kay Ippo, na labis niyang kinatakot. Dahil sa paraan ng pagpapalakas ng loob ni Mashiba, nasasabik si Ippo sa laban. Pagdating sa Kamogawa Gym, napansin ni Ippo ang isang masiglang pagsasanay ni Kimura ng may sigasig. Ipinaliwanag ni Kimura na sinabi sa kanya ni Reiko na siya ay manunood sa susunod niyang laban. Pagkatapos ay tinanong ni Kimura kung kamusta sila ni Kumi, sinabi sa kanya ni Ippo na nagambala sila ng pagdating ni Mashiba. Nang dumating si Takamura, nagulat ang dalawa nang sabihin nitong umuwi siya ng maaga. Ipinaliwanag ni Takamura na bilang kampiyon, malapit na niyang labanan ang nagwagi sa Class A tournament. Tumating si Komogawa at ipinaalam sa kanila ang mga petsa para sa kanilang mga laban sa titulo. Matapos marinig ang isang inspirational na talumpati mula kay Takamura, binunyag nito ang balita sa isang magazine na may ginawang kalokohan si Takamura. Maya-maya pa ay para pagtawanan si Aoki, pinatawagan ito ni Takamura sa pag-aakalang ito ay nabusted din. Pero nagtaka sila nang si Tamiko ang sumagot ng phone, sabay naisip nila na magkasama ito sa kama. Anyway, think I'll start training. Pagkatapos mag-jogging, dumating si Dati sa kanyang gym at dinalhan siya ni Nakadai ng dalawang sparring partner mula sa weight class na mas mataas sa kanya. Ipinaliwanag ni Nakadai kay Okita na sinusubukan ni Dati na lampasan ang antas na mayroon siya noong siya ay nasa kanyang kalakasan, 6 na taon bago siya lumaban sa world title. Madaling natalo si Dati ng kanyang nakalaban at nag-iwan ng peklat sa kanyang ilong. Pagkatapos ng pagsasanay, pumunta si Ippo sa bahay ni Takamura para panoorin ang laban ni Dati laban kay Ricardo Martinez.
Nakahanap siya ng magazine na may mga larawan ng laban at kinwento ni Takamura kay Ippo ang mga kaganapan na naging dahilan ng pagre-retiro ni Dati. Nasabi rin niya kay Ippo na matanda na si Dati kaya mahihirapan na ito lumaban sa mas bata. Dahil sa mga nalaman niya, naniniwala si Ippo na si Dati ay nagsisikap ng husto pagkatapos ay mas lalo siyang natakot kay Dati. Nang gabing iyon, inaalala ni Dati kasama si Nakaday kung paano sila nagpunta sa Mexico. Dati, how's that mask? That belt. I'm gonna bring it back if it kills me. Nang bumalik siya sa Japan, nalaman ni Dati na namatay ang kanyang anak sa sinapupunan ng asawa niya. At hindi nito pinaalam sa kanya para makalaban siya ng walang iniisip. Dahil sa mga pangyayaring ito ay parang na-trauma si Dati at nagretiro na sa boxing. Tumipas ang 3 taon ay naging office boy si Dati at naging matagumpay naman ang kanyang bagong career. Pero kahit na ganun ay parang hindi pa rin siya makawala sa nakaraan, si Dati ay nagpapanggap na masaya pero ang katotohanan ay hindi. Hanggang sa sinabi ng kanyang asawa sa kanya na hindi na siya bumalik mula sa Mexico at hindi na makikita ng kanilang anak ang Dati na kanyang minahal. Kinabukasan, umalis si Dati sa kanyang trabaho at nagsimulang magsanay upang mabawi ang kanyang kondisyon. Pumunta siya sa Nakaday sa kanyang gym at humiling ng tulong sa pagbabalik sa mundo ng boxing. Sa lalong madaling panahon, muling naging kampiyon ng JBC Featherweight si Dati at 4 beses niyang ipinagtanggol ang titulo. Sa kasalukuyan, nag-aalala si Dati na umalis sa kanyang tahanan para sa kampo ng pagsasanay. Ngunit pagkatapos makipag-usap kay Aiko, nagpa siya siyang magsimula ng pagsasanay kasama si Nakaday tulad ng ginawa nila para sa world title match. Sa araw ng pagkuha ng timbang ni Takamura, nalaman nila na si Takamura ay 200 gramo na lampas sa timbang. Umalis siya upang bumalik at muling timbangin sa loob ng 3 oras at sinamahan siya ni Ippo. Habang nasa sauna, nag-usap si Takamura at Ippo tungkol sa pagiging kampiyon. Na sinasabing ang kampiyon ay walang bilang sa rangkang dahil siya ang hari, pagkatapos ay nawalan ito ng malay. Nang gabing iyon ay nakausap ni Ippo si Dati tungkol sa bigat ng suntok ng isang kampiyon pero sinabihan siya nito. Na magaan lang ang suntok mo. The truth is, Ippo, your fists are light. You're gonna need more than that to defeat me. Nagsimula na ang laban ni Takamura at nakalamang kaagad ang challenger niya. Maya-maya pa ay dumating si Ippo at naabutan nito na bagbog si Takamura. Dito ay naalala ni Ippo ang mga sinabi ni Dati sa kanya. Ang unang round ay natapos na talo si Takamura sa score. Si Ippo, Aoki at Kimura ay patuloy na nagpapalakas ng loob ni Takamura habang sinabi naman ni Takamura kay Kamogawa na siya ay mananalo anuman ang mangyari dahil kailangan niyang panatilihin ang moral ng tatlo. Nagsimula ang 2nd round at sinubukan ni Takamura na ipakita ang kanyang lakas ngunit natalo siya sa palitan at napaatras. Si Tamaki na puno ng determinasyon ay umatake kay Takamura. Kuminto si Tamaki sa halip na tapusin ang laban nang mapansin niyang buhay pa ang mga mata ni Takamura. Si Takamura, na hindi makagalaw mula sa mga lubad dahil sa pinsala, ay tinutuya si Tamaki na sugurin siya. Nalito si Tamaki dahil hindi niya alam kung nasaktan ba si Takamura o hindi. Gayunpaman nagpa siya siyang umatake. Bumagsak si Takamura, ngunit nabawi ang kanyang balanse sa kabila ng kanyang mga pinsala. Nagpa siya si Tamaki na umatake dahil alam niyang nasasaktan din si Takamura. Sa kanyang pagpasok, si Tamaki ay nahuli ng isang malakas na kombinasyon na nagpabagsak sa kanya. Pagkatapos manalo sa laban, nagsalita si Takamura ng isang mayabang na komento na labis na kinagalit ng mga tao. Nang maglaon habang naglalakad sila pauwi, ipinaliwanag ni Takamura kay Ippo ang tunay na kahulugan ng mga sinabi ni Dati. Sinabi ni Takamura na ang bigat ng kamao ng isang kampiyon ay nanggagaling sa mga taong sumusuporta dito. Gayunpaman, sinabi niya na ang isang kampiyon ay hindi nangangahulugang hindi matatalo. Pagdating ni Ippo sa bahay, nakatanggap siya ng tawag mula kay Kimura. Ipinaalam ni Kimura kay Ippo na tinalo ni Mashiba ang lightweight na kampiyon ng JBC. Sa sandaling ibinaba ni Ippo ang telepono, muling nagri-ring ito at sa pagkakataong ito ay si Kumi ang tumatawag. Sinabi ni Kumi sa kanya na para ipagdiwang ang tagumpay ng kanyang kapatid, gumawa siya ng cake, ngunit dahil walang kaibigan si Mashiba kaya walang nagpakita, kaya inimbitahan nito si Ippo. Maya-maya pa ay dumating na si Ippo, dito ay patay lahat ng ilaw sa bahay, at parang walang tao.
Pumukas ang pinto at pinapasok siya ni Mashiba sa bahay at pinaupo. Tinanong ni Ipo si Mashiba tungkol sa laban at sumagot ito na walang espesyal at siya ay lumaban tulad ng dati. Nang dumating si Kumi at binuksan ang mga ilaw, napansin ni Ipo ang basag na mukha ni Mashiba at napagtanto na hindi ito madaling tagumpay para sa kanya. Kahit na masiglang nagdiwang sina Kumi at Ipo, tila inis na inis si Mashiba, ngunit sinabi ni Kumi kay Ipo na ito ang kanyang mukha kapag siya ay masaya. Umuwi na si Ipo at sinamahan siya ni Kumi sa labas. Pinalakas ni Kumi ang loob ni Ipo laban kay dati. Sa Komugawa Gym, nanonood si Fuji ng pagsasanay ni Ipo kasama si Kimura. Ang diskarte ni Komugawa ay panatilihin ang isang malapit na distansya kay dati para hindi nito magamit ang kanyang special na suntok. Nakikita ito ni Fuji bilang isang magandang plano, ngunit sa palagay niya ang pagiging masyadong malapit ay magpapawalang bisa sa power ni Ipo. Naalala ni Fuji ang isang teorya na nagsasabi na 10 sentimetro lamang ng espasyo ang kailangan para mapakawala ng isang epektibong suntok. Mr. Takamura defended his title. Pagkatapos mag-practice ni Ipo ay pinilit nila Takamura na hulaan ni Tamiko si Ipo sa magiging laban niya. Kaso hindi natuloy dahil pinagalitan sila ni Komugawa. Pag-alis nila Ipo ay napag-usapan nila Komugawa at Yogi ang mga naging pagbabago ni Ipo mula noong una nila itong nakilala. Habang naglalakad ay naalala ni Ipo ang naging sparring nila ni dati pero iba na ngayon dahil malaki na ang improvement ni Ipo. Samantalang si dati ay desididong pabagsakin si Ipo sa magiging laban nila. Habang nakatambay sa bahay nila ay sinariwa ni Ipo ang mga alaala ng mga naging laban niya. Tumating ang araw ng laban, nanood ang mga dati niyang classmate para suportahan siya. Nag-umpisa na ang laban at pinakilala na ang dalawang mandirigma. Nag-umpisa na ang round 1, ginawa ni Ipo ang game plan niya na dikit ang laban, habang si dati ay nakipagsabayan din dahil sa pride niya. It's a rope side exempt like an unstoppable machine! The current point total from the judges is 10-10. Sa corner ni Ipo ay nasabi niya na ibang klase talaga ang pakikipaglaban sa champion. Habang sa kabilang corner naman ay nasabi ni dati na napakalakas talaga ng suntok ni Ipo at hindi niya dapat maliitin, nagsimula na ang second round. Gaya ng dati ay dahil sa pride ni dati ay nakipagsabayan ulit ito kay Ipo. I know how it is, old guy. You wanna pin them? The balance of power is falling apart! Dahil doon ay nakapatama ng solid si Ipo. Cornered! And that's another round! It was a fast 3 minutes! Pagkatapos ng second round ay bago bumalik sa corner si Ipo ay nagtataka siya dahil parang hindi niya nasaktan si dati. It didn't do anything! It's gonna take a lot more! Ito ay nagtataka na si Ipo dahil wala siyang maramdaman sa kamay niya kahit tinatamaan niya si dati. Samantala, sa kabilang corner ay ayaw pa rin pumayag ni dati sa ideyang huwag makipagsabayan kay Ipo at sinabing kasama ito sa plano ko. Habang si Takamura naman ay nagtataka kung bakit nakikipagsabayan pa rin si dati. Nagsimula ang sumunod na round at nagpatuloy sila sa palitan. Yeah. A hit! Makanuchi gets tagged by a left! The champ takes a chop to his... Napansin na nila Komugawa na hindi nasasaktan si dati dahil sinasabayan lamang nito ang atake ni Ipo. He is down! He is down! Pagsak si Ipo pero muli itong nakabangon sa bilang na 6. Another! A powerful swing and there's no sign of damage! The challenger throws a series of fierce punches from below, but the champ is quick to boot! Way to go! Nasabi ni Komugawa na kabisado ni dati ang galaw ni Ipo kaya nahuhulaan ni dati ang suntok ni Ipo. Ha! The champion makes his move! He pounces! Dahil sa frustration ay hindi na alam ni Ipo ang gagawin. Natapos na ang round at nakaramdam na rin ng pagod si dati habang si Ipo naman ay sinabihang meron siyang katapangan at sumugod ng sumugod. Nagsimula na ang round, mas lalong tumindi ang palitan nila dito. Sinuportahan si Ipo ng mga dati niyang kaklase upang palakasin ang loob niya. Dahil sa pagsusumikap ni Ipo, ay nagawa niyang saktan si dati pero sa kabila noon ay nanatili itong nakatayo at bumawi. Mm-hmm.
shot through his guard! At tuluyan ang nagulpi si Ippo dito at wala na siyang magawa. Inuchi's finishing blow that had sent 10 men to the canvas! I really don't understand it. Inuchi might still believe his punches aren't working. Him? The champion rushes in! The challenger is frozen to the floor! Dito ay bitak na sa pag-atake si Dati habang wala nang magawa si Ippo. Inamin, it's not fair. I did everything I could. Naalala ni Ippo ang napag-usapan nila ni Takamura na gagawin niya ang lahat sa laban kaya hindi siya bumagsak at nakabawi. Pero biglang natapos ang round habang napapaisip ang mga tao kung sino sa kanila ang mananalo. Samantala sa corner ni Ippo ay napansin ni Komogawa na wala na talagang lakas si Ippo. Habang sa corner naman ni Dati ay galit na galit ito dahil sa tibay ni Ippo. Bago magsimula ang laban ay natutuwa ang coach ni Dati dahil parang bumabalik ang passion nito sa boxing dahil kay Ippo. The champion makes his move! He pushes the challenger back with right! It's a corkscrew blow! The challenger blocks it! Alam ni Komogawa na wala nang malay si Ippo habang nakikipaglaban pero ayaw niyang ipahinto ang laban dahil gusto niyang suklian ang tiwala ni Ippo sa kanya pero kapag nagkagipitan ay ipapahinto niya ang laban para sa kaligtasan ni Ippo. Mr. Dante, forget about the... Naawa na si Yumizawa kay Ippo pero labis ang paghanga nito kay Ippo. The challenger digs in with a series of body blows! He butts heads with the champion! That! Good! Whoa! The champion retaps! He's got the edge at close range and his strength is just plain scary! Fast and sharp! The champ is in a world of hurt! You're a machine! Dito ay nagtataka na si Dati kung saan ang gagaling ang determination ni Ippo pero bigla itong bumagsak. Naisip ni Dati na wala nang lakas si Ippo na tumayo pero lumalaban pa rin ito dahil doon ay labis ang paghanga niya kay Ippo. Tumapit si Ippo kay Dati at dahil hindi na makaalis sa pwesto niya si Dati ay nalaman nila Takamura na masakit na ang katawan nito. At the same time! He's going for a liver blow! He's in the corner! Pagkatapos ng laban ay nasabi ni Dati na naibalik niya ang dati niyang sarili dahil kay Ippo, pagkatapos ay nagpasalamat siya. Thank you for the fight. It was a hard fought and moving title bout. Hard battle worthy of the... Kaso nakaramdam ng pagkaasar ang mga nakalaban ni Ippo, gaya nila Sendo, Volg at Miyata. Huh? Well, please, make a complete recovery and return to your former self. No. Pinigilan nila Aoki si Takamura na pumasok sa kwarto ni Ippo dahil baka mang Alaska lamang ito. Nagagawa pa rin ngumiti ni Ippo matapos matalo dahil dito ay naisip ni Aoki na hindi pa talaga pumapasok sa isip ni Ippo ang kanyang pagkatalo. You fought a really good fight, Ippo. Hey there, loser! Why you... Oh! Sa mga sumunod na araw ay nabalitaan ni Ippo ang magaganap na laban sa pagitan ni Sendo at Volg. Dito ay sinabihan siya nila Komogawa na magpahinga muna ng 3 buwan. Weren't you listening? Sa mga sumunod na araw ay nakaramdam na ng pagka-boring si Ippo. Kaya naman nang inaya siya ni Kumi na lumabas sila, ay agad siyang pumayag, sa kabila ito ng panggugulo ni Mashiba. Ryo, I don't want to talk to you. Going out this Sunday, huh? And you better not come along. I was back in elementary school. I bet you're really popular with the guys, so you... Faye, don't worry. There's nothing to be scared of. This is so cool how you ran into him on the way home from school. I doubt... Please don't leave me! Pagkatapos nilang mag-date ni Kumi ay habang naglalakad ay naiisip ni Ippo ang kanyang pagkatalo, pinipilit niyang gawing positibo ang nararamdaman niya pero nabigo siya. I wanted to win. Pagka-uwi sa bahay ay lalong lumala ang nararamdaman niyang lungkot.
Kinabukasan pumunta siya sa gym, binanatan siya ni Takamura dahil nalaman nito na nakikipag-date lamang siya imbes na magpahinga. Sinabi ni Ippo na gusto niyang mapanood ang video ng laban nila ni Dati. Sinabi naman ni Takamura na meron siyang video recording at puntahan na lamang ni Ippo sa bahay niya. He got an answering machine? Huh? Nang pumunta si Ippo ay napanood niya ang video record ng laban nila, dito ay labis lamang ang panghihinayang ni Ippo na hindi siya nanalo. I can't stand it! Hanggang sa sumapit na ang gabi, at dumating na sila Takamura pero hindi ito tumuloy para bigyan ng space si Ippo. Pag-uwi ng bahay ay napansin ng kanyang ina ang malaking pagbabago ni Ippo. Habang si Ippo ay hindi na maitago ang pagkainis sa sarili dahil sa pagkatalo. Dumating na ang araw ng laban ni Sendo at Volg, at pumunta si Ippo para manood ng laban. Dito ay nagkita sila ni Miyata na manunood din. Nag-umpisa na ang laban at ang dalawang mandirigma ay pumunta sa ibabaw ng ring. Dito ay nagpikita ng magandang laban ang dalawa. These cocky types annoy. The blinding fury of jabs! Wow! Morg's got a... The jaw! He's staggering! He's drawn another right connects! Forward with the utmost confidence! This was a smash? Bastard! You're not getting away! Another smash! Natapos ang unang round dito ay napansin ni Ippo ang mga mata nila na parehong walang balak magpatalo. Nag-umpisa na ang sunod na round at naging batak sa pag-atake si Volg. Hanggang sa mga sumunod na round ay nakalamang si Volg kay Sendo. Pagsak si Sendo pero lumakas ang loob nito nang makitang nanghihina na rin si Volg. 3, 4, 5! Natapos ang round 6 pero nabigo si Volg na tapusin ang laban. Nag-umpisa ang sunod na round at nagpatuloy ang matinding bakbakan. But I'm not fighting to hear people cheer for me! Attack! Sendo's in trouble! They all keep cheering. Gotta ride this out. Hey, check it out. He's starting to have trouble sidestepping. I'm there! A body blow from Sendo! You bastard! Dito ay si Volg naman ang bumagsak pero nagawa nitong bumangon dahil sa determination. Pero kumapit na lamang ito kay Sendo para makasurvive sa laban hanggang matapos ang round. Sumapit na ang huling round at dito ay pinuri nila ang bawat isa at naglaban matira ang matibay. Hanggang sa nadulas si Volg pero binilangan siya ng referee. Dahil dito ay labis ang frustration ni Volg. Sa huli ay si Sendo ang nanalo dahil home court advantage siya. On earth with the judges thinking? Volg had a 3-point lead! I protest this! Hindi rin masyadong masaya si Sendo sa naging resulta ng laban dahil dito ay sinabihan niya si Volg nang bibigyan kita ng rematch pero malungkot lamang itong umalis. Pagkatapos ng laban ay naisip ni Ippo na napag-iwanan na siya kaya kinabukasan ay nag-practice kaagad siya. Maya-maya ay tumawag sa kanya si Mr. Fuji para ipaalam kay Ippo na uuwi na si Volg. Sinabi ni Komogawa na ganyan talaga ang kapalaran ng isang dayuhang boksingero na labis na kinalungkot ni Ippo. Pinahiram naman si Ippo ni Takamura ng pera para puntahan si Volg pero nagalit si Aoki dahil pera niya yun na kinuha ni Takamura. Pagpunta sa airport ay naabutan pa ni Ippo si Volg, nagpasalamat si Volg kay Ippo at sinabing ito na ang huling pagkakataon na magsasalita siya ng salitang Japanese. Ippo, maka no uchi. That's too kind. Sorry, you don't have to make promises. At least not yet. Volg! Here. Pardon my Japanese, but once I return to Russia, I probably won't... Sayonara, Ippo. Never forget that we fought. What the hell's going on out there? Gotcha. Dito ay nanood ng laban ni Miyata si Ippo, nasaksihan ni Ippo na malaki na talaga ang improvement ni Miyata. Pagkatapos ay nasalubong niya si Dati, sinabi nito ang tungkol sa magaganap na world title niya. Pagkatapos ay binalaan nito si Ippo na itigil na ang pagre-relax at bumalik na sa bakbakan. Pagbalik sa gym ay natuwa si Ippo dahil meron na silang laban.
Pag-uwi sa bahay ay nakwento ni Ippo kay Yumizawa na nababahala siya dahil wala siyang impormasyon sa makakalaban niya. Kinabukasan ay sinabi ni Komugawa na kailangang palakasin ang depensa ni Ippo at kailangan ng matinding pagpre-practice. I know it's gonna be dull doing all those repetitions, kid, but if you really want to be the best, then you can't afford to... Come on, faster, speed it up! Rhythm, rhythm, speed, speed! Run, kid, build up your endurance! Otherwise, the luck... Habang nagsisanay ay nag-iisip si Ippo kung paano pagsasabayin ang depensa at pag-atake. Nagpatuloy ang kanilang pagsasanay hanggang sa biglang bumagsak ang katawan ni Komugawa. Pagdating sa ospital ay nalaman ni Ippo na labis rin ang sama ng loob ni Komugawa dahil sa pagkatalo ni Ippo at sinisisi nito ang sarili. Bago umuwi si Ippo ay sinabihan siya ni Komugawa na kailangan niyang makasuntok bago siya masuntok ng kalaban. It's for you to hit before being hit! Hit before being hit? But... Nakalabas na ng ospital si Komugawa pero nag-aalala pa rin ito kay Ippo dahil hindi niya ito nasamahan sa paghahanda sa loob ng ilang linggo. Sumapit na ang araw ng weigh-in at nagulat si Ippo sa katawan ng makakalaban niyang Thailander dahil napakaganda ng katawan nito at talagang batak sa training. Dahil dito, kinagabihan ay nag-ensayo pa rin si Ippo dahil alam niyang talagang mapapalaban siya. Kinabukasan sa araw ng laban ay unang sumabak si Aoki. Fight for! Hell yeah! Well, that was kind of... Ang sumunod naman ay si Kimura pero na-disappoint siya dahil nalaman niyang may boyfriend na si Reiko. Habang si Ippo naman ay nababahala pa rin dahil naaalala pa rin niya ang nakaraan niyang talo. He's taking another pummeling straight back on! Back off, man! You gotta recoup! Nagawa pa rin manalo ni Kimura kahit basag ang muka. Habang palabas ay nag-overthink si Ippo na walang nanood sa laban niya pero nagkamali siya. Nag-umpisa na ang laban dito ay nabigla si Ippo dahil batak na umatake ang kalaban niya. Get his face, Ippo! Damn it, he should have been rising. Oh, he looks possessed. Pero kahit na ganun ay nakabawi naman si Ippo. He throws a solid punch from below! This guy's a tough one! Keep an eye on him, Ippo! Just like Dante. Dito ay napansin ni Ippo ang mga mata ng kalaban niya na kagaya ng nakita niya sa iba pa niyang nakalaban. Natapos na ang unang round. Sinabi ni Komugawa na huwag siyang magmadali pero bago magsimula ang laban. Sinabi ni Ippo na siya na ang bahala at pababagsakin niya na ang kalaban niya na kinagulat ni Komugawa. Dito ay nababahala si Yagi sa ginagawa ni Ippo pero naniniwala si Komugawa na may ipapakita sa kanila si Ippo. I move. A difficult battle but Makino Uchi delivered an explosion of perfect hits. Gulat na gulat ang lahat sa nasaksihan nila at si Ippo ang tinanghal na panalo. Dito ay sinabi ni Komugawa ang teknik na Dempsey Roll ang ginawa niya. Habang ini-interview si Ippo ay biglang lumitaw si Sendo at hinamon siya na tinanggap naman ni Ippo. Fine! I'll take your challenge! Let's do it! You rock, Makino Uchi! You're the greatest! You'll be the champ! Thank you so much! I can't tell you what this means to me, thank you!